baka kasi okay naman yung tuhod ko. Tingnan ko lang ha, kung hindi sasakit uli. Bakit yung ngayon, gumaganda man. Parang kon, parang osteoarthritis. Degenerative disease for old people. Well, this is not an expectation, but rather a hope coming from me. I hope na sana maulit muli yung pagbanggit niya, just like in the previous two or persona niya. Previous yung persona niya na sinama niya sa mga priority legislative agenda niya yung reimposition of mandatory ROTC in the light of the recent developments nga sa West Philippine Sea, which I feel kailangan talaga natin na magkakaroon ng sizable reserves in case of emergency. So yun, that's my hope only, that's my hope. But I'm not expecting. I am only hoping na sana maisama. Para maingganyo naman yung mga kasamahan ko sa majority black na tumulong na maipasa itong bill na ito. Which I feel is really, really very important. And if there's one major topic na gusto niyong i-address ng Pangulo, so far, yun lang muna ang gusto kong hinuhope ko na ma-address niya. Yung iba naman, is expected yan. Alleviation of poverty, lahat naman ang gusto ng Pangulo is kabutihan ng ating bansa. So, sir, let me ask, are you a member of the Ethics Committee? Yes, yes. Since may ethics complaint tapos sa Senator Nance. Well, kung pag-usapan yan sa at our level, no, individual level namin as senators, mas maganda. Pero kung decidido talagang i-elevate sa ethics committee, then as member of the ethics committee, we will hear that complaint. Pakinggan natin. Sabi nung chairman ng ethics, si Senator Tolentino, parang magkakaroon muna ng mediation bago talaga i-elevate sa hearing. You think, sir, mainam na mag-usap-usap muna kayo, sir? Mas maganda because 24 lang kami, dapat walang samaan ng loob. Magkakaintindihan kami dapat palagi. Every day of our lives, dapat magkakaintindihan tayo. Well, we cannot force the president. It's his call. Kung gusto niya talaga. Pero alam naman niyo, personally, ako, ang stand ko noon is bigyan ng ayan, tawag yun, yung grace period to adjust to yung kanilang scaling down of operations. Pero ngayon, pwede na, right away kung gugustuhin ang ng Malacanang, dapat ito na. Because from when we started that investigation under my committee, joint with the committee yan? Joint with the committee ni Senator Gitsalian? Ways and Means. I saw the problem was just mere criminality, and it only boils down to public order. Pero ngayon, nakikita na natin na parang it is already elevated to the level of national security issue. So, pwede na siguro dapat ihinto na yan. What prompted you, sir, to side that?
dahil nga dun sa mga na-expose sa bogus supply at yung mga fake. Yes, yes, yung nakikita na natin na ito yung mayroon ng naging mayor, di ba? Yung mayor go. Tapos ngayon, meron na naman yung katakot-takot na kadami pa ng mga birth certificates na na-issue para dito sa mga Chinese. Kasama pa doon yung bayan ko, Santa Cruz, Davao del Sur. So, it has become a national security threat already. So, dapat talagang seryosohin na natin ito. Kung gusto natin na hindi tayo makompromise further, we have to stop it. Yung hindi pag-attend ni Piti Sara sa darating na zona, what do you make of it? Paano yung sinasabi ni Unity kung mismong Vice President hindi darating sa zona? Well, it's her call. Kung ayaw niya, wala naman talagang pilitan yan. Nasa kanya na yan. Do you have information kung a-attend po si dating Pangulong Duterte? I don't know. Wala akong information. Wala akong information. Sir, dun sa Santa Cruz, di ba, sabi mo, kailan mo yan? Kakilala mo po yung, di ba, malit lang naman yan, yung sa civil registry, sa kami. Kasi parang doon nagsimula, 1-2 yung in-approve na napaka-highly registered. Pero, let's face it, hindi lang Santa Cruz involved, maraming, dito sa Metro Manila, marami rin, di ba? Lanao. Yung Santa Cruz, marami. Kilala ko yung local civil register doon. He was a younger brother of my classmate in high school. Kilala ko yun. Sige, siguro ha, kayo gagawa na naman ng istorya nyo yan na porque kapatid ng classmate ko, eh, kukunik na naman sa akin. Ha? I'm just being truthful and honest to you. Ha? O, sige, gawa na naman yung istorya na ka-involved naman si Bato dyan. Kami nga, in fact, kami nga during our hearing naka-discover niyan. Yung hearing first ni kanyang committee yun, kay ethics committee, si Senator, ang chairman noon, si Senator Pia Cayetano. I was the vice chairman. And galit na galit ako noon at nabanggit yung aking mahal na bayan. So dapat sabi ko, upakan nyo yan, bistigahan nyo na gusto yan para managot yung dapat managot. Sir, dun sa profile ng kapatid ng kaklase mo, do you think, capable siya or baka napaikutan lang din siya doon sa late registration? Sa I don't know. Ganun kadami. Walang monetary consideration doon. Kung ganun, alam mo, hindi Pilipino, tapos bibigyan mo ng ganung papeles, that's, nobody will believe you na napaikutan ka o ano. Talagang you give into the temptation of corruption. Hindi ko pa nakita yung, wala pa naman, hindi pa naman siya na, we were not able to hear his side in a hearing, di ba? Hindi pa natin na, pero that's my take on it. Being a police, former police officer, yun na yun. Ano pa? Irregular para hindi niya mahalata. Ha? Napaka-highly irregular para hindi niya mahalata. Oo, very highly irregular. Sa kasadami, 2013 pa rin nag-start yan, di ba? 2013 pa nag-start yung processing ng papel na yan. Ang late registration. Ang late registration. Dapat, pag mapatawag siya sa investigation, sabihin niya kung sino yung nagpa-process. Kasi hindi man individually pupunta doon yung isang inchik, no? Isang Chinese pupunta doon na mag-process. Merong tao yan na by bulk nagdadala doon sa kanya, nagpa-process, dapat tumbukin niya yon para kasama yon sa makakasuhan. May we get your thoughts on Mayor Alice Go na hindi dumarating sa hearing and now being may arrest order na siya, sir. Pero walang paramdam po siya ay ilagalo sa hearing. Instead, nag-file yung camp niya ng petition for certiorari so that she will not be invited anymore. Your thoughts on it, sir? Well, what's good for the goose is good for what's good for the gander is good for the goose, di ba? So pantay-pantay na pat ang treatment sa lahat, di ba? Kung hinahanap natin si nang gusto si Pastor Kibuloy, hanapin rin natin yan si Alex Go.
alis go. Kaya, may meron na ba siya criminal case? May warrant na ba siya? Oh, so the same. The same. Ah, wala pa? Yung kwa pala, yung contempt order lang ng Senate? Arrest orders from the Senate? Oh, so, dapat yung sergeant at arms natin ay mag-coordinate sa local police doon. O sa NBI, sa IDG, kung paano siya malocate. Kung nandito pa sa ating bansa, baka mamaya, wala na naman yan dito. Sir, sumulat si Senator Wynn sa Pasay City Police, allegedly meron pong threat sa buhay niya na Senator Risa. Na sino, sino? Si Senator Wynn Gatchalian. Oh. Sir, ano, being a former PNP chief, ano yung dapat na step dito? Dapat ba mag-increase ng police visibility or security dito sa Senate? Or mag-request na Senator Wynn ng additional detail because of that threat? Allegedly, sir, related daw dahil sa Pogo investigation, being active sa Pogo investigation, kaya may mga ganong alleged threat sa buhay nila. Well, naniniwala ako na pwedeng magkakaroon ng threat dahil Pogo is a multi-billion industry. Para ring drug industry, no? Yung mga drug cartels ay galit na galit sa'yo, pwede ka iti-threat. Kaya the same is true with Pogo dahil money is the root of all evil. So pag yan ay na-deprive sa kanila, yung income na yan, magagalit yan at iti-threaten ka talaga. So, dapat i-beef up nila yung security nila para makasiguro tayo. Sir, beef up na ng company sa Senator Wynn, sir? Individual security nila. Yung kanyang personal security. Dahil kung sabihin natin na establishment security lang ng Senado, what about kung lalabas siya sa Senado? So, meron siya weakness doon. Doon siya titirahin sa kanyang mga weak points. So, dapat all the way, secured siya. Para hindi natin bigyan ng chance yung mga tao na yan na nanonurture na nga sila ng mga tao. Pinag-torture-torture na nila. Ngayon, pati senador, tatakutin nila. Anak ng baka. Ako takutin nyo. Huwag yung aking magkasamahan na hindi sanay sa takot. Sir, bilang malapit kay dati Pangulong Digong, what can you say dun sa, well, apparently, iniugnay na ang dati Pangulo sa Pogo dahil sa kanyang, yung kanyang connect kay Michael Ang. Yeah. Michael Ang, Michael Yang yun, pangalan, Michael Yang. Well, as I've said, if they have the goods, they file case against Michael Yang, at saka, I don't think they can implicate the good former president. If they have the evidence, gawin nila. Pero I don't think so. Na implicate nila dyan. By mere association lang. By mere association siguro. Dahil kilala si Michael Yang. Pero pagsabihin mo na si President Duterte mismo ay involved sa kung anong ginagawa. Kung mayroon mang ginagawa na illegal yung certain Michael Yang na yan, kung mayroong ginawang illegal, I don't think ikukundo ni Pangulong Duterte yan. Sa Davao pa kami noon, may instruction na yan sa akin, na pag itong mga Chinese na ito, mayroong ginagawang hindi maganda, you know what to do, trabahuin mo. Sir, meaning? I-operitan mo kung mayroon silang mga illegal activities. So far, wala man kung nakita doon sa Davao. Kasi taga-Davao yan eh. Taga-Davao, doon yan sa Davao nang start, di ba? Wala akong nakita, talaga. Honestly, wala akong nakita. Kaya hindi ko na-operitan. Kung meron mang mga information, dapat i-validate. Okay. Thank you.